Question. Kung kayo ang tatanungin ko para sa inyo, what is the recipe or ingredients for success? Yun. Sama-sama nating alamin ang kasagutan yan with our very special guest, si Sir Adrian Tagumpay, an executive chef, owner of Culinarista Food Solutions Incorporated, and a very good friend of mine. Yun, sabay-sabay natin alamin ang story. Let's get to know him more. Live the live today, 7 p.m. Actually, 7:15 na tayo ngayon. This Monday, Wednesday, January 25, 2023. Live the live tayo. Dito lang sa I Am Paossible on Paolo Javellana Facebook page. I Am Paossible is powered by Baguio Family and Friends Lions Club, One Loyalty Lending, UpforGrubs, The Pink Toolbox, and Booking Without Looking. Magandang gabi sa inyong lahat. My name is Paolo Javellana. I'm a blind inspirational speaker. I'm a blind motivational speaker. And I am your host. Welcome to I Am Paossible on Paolo Javellana Facebook page. Yon, welcome sa lahat mga viewers natin. I usually do this on a Monday, 5 p.m. Pero this time, ginagawa natin siya ng Wednesday, 7 p.m. Mamaya malalaman niyo kung bakit Wednesday natin ginawa. Minove natin ng Wednesday. Mamaya, malalaman niyo. Magkukwento ko kahit paparo. Konting pahapyo, bakit ginawa natin Wednesday ang I Am Paossible instead of Monday. Ngayon, live na live tayo. January 25, 2023. It's past 7 p.m. na ngayon. So, welcome sa lahat mga viewers natin all over the world, all over the Philippines. Patiin muna natin mga viewers natin. Medyo na-miss natin mga viewers natin from other countries. Mga viewers natin, OFW. OFWs from Middle East, from Qatar, from Riyadh, from Kuwait. Batiin natin mga viewers natin from Singapore, from South Korea, from Japan, from Hong Kong. Batiin natin mga viewers natin from Canada, USA, from Denmark, from Ireland, from Italy, from Switzerland, from Barcelona, Spain. Siyempre, hindi pwede mauna ang taga-Barcelona, Spain. Mga taga-Spain, yan. USA, yan. Magandang hapon sa inyong lahat. Magandang gabi, tanghali, umaga kung nasa mga kayong parte ng Pilipinas. So yun, tutok lang kayo sa I Am Paossible. On follow up dyan ang Facebook page. Sigurado, marami kayong matutunan. Malalaman natin ano ba ang recipe or ingredient for success with our very special guest. Mamaya, papakilala ko sa inyo ang ating special na bisita. Bata pa lang, magkakilala na kami niyan. Basketball days namin ng mga kabataan namin, magkasama na kami niyan. Hanggang sa naging isang kilala, napakagaling na chef. Malalaman natin ang kanyang kwento. Mamaya, papakilala ko sa inyo yan. So abangan niyan, abang-abang lang. So mga viewers natin dyan, mag-comment, pag-share ang ating video, ang ating episode for today. So I encourage everyone to please like and follow my Facebook page, ang Paolo Javellana Facebook page. Again, Paolo, P-A-O-L-O, Javellana, J-A-V-E-L-N-A-N-A. Facebook page, pakilike and follow para lumawak ang ating reach. Marami tayong maabot. So, ma-notify din kayo every episode ng I Am Paossible ng Paolo Javellana Facebook page. Yon, sa mga nag-like and follow, maraming salamat. Sa mga hindi pa, ano pang ginagawa nyo, please? Isang pindot lang naman yan. Kami po'y nakikinig sa inyo. Pakisuporta ng Paolo Javellana Facebook page. Pakisuporta rin ang Paolo Javellana YouTube channel natin, Paolo Javellana TV. Again, Paolo Javellana TV, please like, subscribe, and hit the notification bell para sa ating YouTube channel ng Paolo Javellana TV. Tulungan nyo kami mag-grow ang ating YouTube channel. Pinapost namin dyan ng mga highlights. Even a full episode na papost din dyan, na part sa Paolo Javellana Facebook page, na dyan yan, sa Paolo Javellana TV. Lastly, meron na rin TikTok ang I Am Paossible. Pakipalo po sa TikTok, pakilike ang mga video sa ang TikTok namin I Am Paossible. I-A-M-P-A-O-S-S-I-B-L-E. I Am Paossible on TikTok. O, di ba? May TikTok na tayo si Sir Adrian. Sasayo yan. Sa TikTok sa I Am Paossible. Makikita si Sir Adrian dyan. Makikita niyo yan. Sumasayo yung mga kung ano na sa TikTok. Panoorin nyo. Nagpo-post tayo dyan ng mga videos, mga inspiring videos din dyan. Tapos, matihin natin ang mga viewers natin dito sa Pilipinas. Siyempre, binabati ko ang aking napakaganda, napaka-sexy, napaka-bait na asawa na si B. Javellana. Yun. Yeah, pag-usapan natin. I love you. Thank you, Lord, na nakauwi na kami.
At mamaya, pag-pray natin ng aking nasawa sa manyo ko. Tapos, si Sage, I love you, Sage. God bless, study well sa iyong second quarter exam this January hanggang sa Friday. Sa mga nag-exam dyan, elementary, high school, senior high, college, aral mabuti para maging mataas sa mga grades. Binabati ko rin ang aking ina, ang tanging ina ko, si Tessie Javellana na nasa San Luis Extension. Kasama niya dyan sila, Roa and Joan. Thank you for watching. Maraming maraming salamat. Kay Mama Grace Paparoni Flormata dyan sa Tabor at Rancoville, hello sa inyo. Kay Ronan Flormata, hello Ronan. Kay Iza Santos, CJ Santos. Siyempre, kay Belly, kay Bella, Bella Santos dyan sa may San Francisco, California. Hello sa inyo dyan. Kay Kuya Jojo and his family, kay Kuya JJ and his family, magandang magandang gabi sa inyong lahat. Thank you sa pagsuporta, panonood dito sa I'm Paossible. Siyempre, gusto kong batiin muna. Yun lang muna siguro, bago tayo magpatuloy sa mga pabati natin, medyo may gusto lang ako sabihin sa mga viewers na nanonood, nakikinig ngayon. Medyo matagal din kami nawala. Sa mga nakakakilala, kay Kagawad J. Amador Jan Javellana, na kagawad ng ano ng Barangay Aspo dito sa Baguio City, sa Kayang. Sa mga nakakakilala po kay Amador Jan Javellana, pinapanood ko po sa inyo lahat na si ang aking kapatid po na si J.J. Javellana, ang aking kapatid po, ang kagawad, ang napakahusay na kagawad po. Gusto kong ipalam sa inyo po na siya po ay nagdiwang ng kanyang kaarawan kahapon. January 24, happy birthday, Utol! Kagawad Day! Kami proud na proud. Mga achievements, di lang sa barangay, sa pamilya mo. Pagpatuloy mo pagbibigay ng serbisyo ng taos puso, buong puso na pagbibigay serbisyo sa mga taga ASCO. Now a name, Kagawad J. Javellana, soon a legend. Malay nyo, this time, Kagawad, susunod dyan, congressman, senador na yan. Diba? Magpatuloy mo lang, Kagawad J. Sa iyong pamilya, mabuhay ka, Kagawad J, hanggang kailan mo gusto. Siyempre, binabati natin si Papa Noel dyan sa Manila, Tita Mads Javellana, thank you for your support. Kay Senorita Lenny, sa Tornino ng Barcelona, Spain. Magandang gabi, pakisuportahan ng YouTube channel niya, ang Lenny sa Tornino. YouTube channel, Cooking Without Looking. Siyempre, binabati natin si Rich Falsis ng Canada, Chandra Romero, si BJ Manalo, binabati ko rin si Erwin Azul ng ng Quintana Rizal, kay sino pa ba? Floor na nandito kasama namin na nagbantay, nag-alaga kay Sage and kay Yubu, si Ate Floor. Hello, Ate Floor. Tapos batiin natin, sino pa bang babatiin natin? Si Matet De Leon, yan, batiin natin yung mga yan. Ang bumubuo ng Manolife, Baguio Ignis Matrix, kay Melvin, kay Jerem, kay Sir Rai Di Paiso, syempre sa aking asawa, kay Bia Avellana. Sa Manolife, Baguio Ignis Matrix, sa Ignis Region, kay Ma'am Brenda, kay Sir Dennis, kay Ma'am Carmen, kay Doc Toots, syempre happy birthday din sa aming head ng Luzon head, sa mga Luzon heads, North Luzon, si Sir Manny. Si Sir Manny, happy birthday Sir Manny ng Manolife Baguio. Ay Manolife Philippines, yan. Happy birthday sa iyo Sir Manny. Kay Chris Azul Trono, happy birthday sa iyo Chris, kahapon nag-birthday yan. Gusto kong batiin si Sir Ralph Yambao. Thank you, Sir Ralph Yambao, for believing sa I Am Paossible, sa advocacy ng I Am Paossible. Maraming maraming salamat sa pagtitiwala, sa pagsuporta sa bumubuo ng I Am Paossible. Taos puso kami nagpapasalamat sa iyo. Sa bumubuo, sa family, sa Baguio Family and Friends Lunch Club, magandang gabi sa inyo lahat. Sa One Loyalty Lending, magandang gabi sa inyo lahat. Sa lahat ng mga staff ng One Lending, Loyalty Lending, good evening. Good evening sa inyo lahat. Sa UpforGrubs restaurant. So yan, sa mga naghanap ng mga Japanese food, pakicheck niyan. Sa ang One Loyalty Lending, pakicheck niyan. Sa EDY Building, sa may Quezon Road, Baguio City, check nyo rin ang GrabMart. Gusto yung mga imported
na goods, na mga masasarap na pagkain, masasarap na mga groceries, punta kayo sa EDY building, first floor, makikita niyo dyan ang One Loyalty Landing, ang UpforGrubs na restaurant, ang GrabMart. Check niyan sa EDY building, Quezada Road, Baguio City. Tapos, ang The Pink Toolbox, sa buo po ng staff and suppliers ng The Pink Toolbox. Cooking without looking. Maraming salamat sa inyong lahat. Kay Ma'am Alma Persanes, good evening. Kay Ma'am Criselda Valderrama, good evening. Kay Doc Willie, kay Ma'am Nancy ng San Diego, California, good evening. Tapos kay si Sir Angus Roman ng Kuwait. Magandang gabi na ba dyan sa iyo, Sir Angus? Magandang tanghali, hapon sa John Sir Angus. Good evening sa inyo lahat. So yun, while waiting for our special guest, medyo nadidelay lang, baka nagkaroon ng technical difficulty. So hintay lang natin. Habang wala pa, magkwentuhan muna tayo. So yun, ang guest natin, bigyan ko ng konting background. Ang guest natin, isa siyang executive chef. Siyempre, di ba? Pag sinabing chef, napakagaling niya. Talagang napakasarap magluto niyan. Actually, nakapunta na ako sa restaurant niyan, ilang beses na rin. Talagang highly recommended ang mga restaurants ng ating bisita today. Owner din siya ng Culinarista Food Solutions Inc. So, ibig sabihin, hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo. Apat na restaurants ang meron siya dito sa Baguio City. Sa pagkakaalam ko, may mga nagpunta na rin sa iba-ibang lugar sa Philippines. Nagsastart siya ng mga kinukuha siyang consultant, nagsastart siya sa ano, na nagtatayo ng mga iba-ibang restaurants kinukuha yan. So, ibig sabihin, napakagaling yan na chef. So, naging player ko rin dyan sa basketball before. Magaling mag-basketball yung hindihan natin yan. So, a very good friend of mine. Long time ago. Way back. Mga bata pa kami. Mga magkasama na kami niyan. So, malalaman natin ang story ng buhay niya. Paano siya naging chef? Ano bang ingredients or recipe para maging successful? Hindi lang pagiging chef, hindi lang pagiging isang sa pagtatayo ng isang restaurant, kundi sa buhay. Paano ba tayo magiging successful? Meron bang ingredients? May formula ba ang success? Mamaya, pag-usapan natin yan. Mamaya, kasama natin, papakilala ko sa inyo, si Sir Adrian Tagumpay. Yan ang bisita natin. Dito, from Baguio City. Meron siyang apat na restaurants dito sa Baguio City. Ang Hernan's Kitchen, ang Route 55. Meron din siyang, owner din siya ng pastry lab, tsaka ng sandwich factory. Mamaya, kukwento niyo sa atin. Ano ba itong mga restaurants na ito? Paano niyo naumpisahan? Again, bata pa lang ba? Marunong na mahilig na magluto? Paano siya napasok sa pagluluto? Sa pagtatayo ng restaurants? Ano mga pinagdaanan sa buhay? Ano yung mga tamis, pait, asim? Mga alat ng buhay na pinagdaanan niya bago niya naabot ang tagumpay, kagaya ng apelido niya, tagumpay. Bago niya naabot ang tagumpay ng buhay niya, ano mga pinagdaanan niya. Kayo, sa mga viewers natin dyan, kung nakatutok na kayo, mag-comment lang kayo sa baba. Para sa inyo, ano ba sa tingin niyo ang ingredients para maging successful sa buhay? Or in any endeavor na ginagawa niyo? Ano ba ang success para sa inyo? Pag-usapan natin yan. Pag-usapan natin, paano ba maging successful? Ano ba, paano mo makukonsider ang isang tao o ikaw mismo na successful? Kailangan ba mayaman, maraming pera, wealthy, financially, materially, para masabi kang successful? Ano bang ingredients, anong formula para maging successful? Later, pag-usapan natin yan habang iniintay natin ang ating bisita. So yun, while waiting for our visitors, kamusta kayo dyan? Kamusta? Namiss ko kayo ah. Last episode natin, last Monday, so more than a week, almost yeah. 10 days tayo hindi nagkasama-sama. Nasaan na tayo? Third Monday ng January. Today is January 25. Next Monday, January 30, abangan nyo. Meron tayong special na bisita na talagang mai-inspire kayo sa story ng ating bisita next Monday. Okay? So, bawat episode, bawat Mondays ng buhay nyo, paki-block na po yan. Every Monday, 5 p.m. Ha? Kung hindi man Monday, mapapost naman yan sa Facebook page natin eh. Ma-announce namin yan kung mag-move tayo ng schedule. So, paki-like na, mag-follow na kayo para ma-notify lagi kayo. Makakuha kayo ng mga inspirational videos, messages through our page. So, yon, maraming salamat. So, thank you sa lahat ng mga nakatutok. Comment lang kayo. Mamaya, babasahin natin yan. Mga comments, magkwentuhan tayo habang wala pa ang ating bisita ngayon. Kamusta kayo? Kamusta araw nyo? So, bago natin pagpatuloy, gusto ko lang muna, batiin din siguro. Kaya na-delay tayo, konting kwento lang, medyo nagkaroon ng concern sa family namin. So, ang aking minamahal na asawa, nagkaroon ng health concern. So, na-confine siya for almost 1 week. Tomorrow, 1 week na siya. So, today, 6 days,
na-discharge, dapat kahapon na-discharge siya, pero today lang na-discharge sa hospital. Yung wife ko nagkaroon ng health concerns. So, yun naman, naging very successful naman ang nangyari sa hospital sa mga nangyari, na ginawa sa kanya doon. So, gusto namin magpasalamat sa lahat ng mga doctors na nag-asikaso sa kanya. Gusto kong pasalamatan ang kanyang, ang aming OB. OB doctor, OB gani doctor namin si Dr. Sheen Beltran Carullo na naging guest na rin sa I Am Paossible. Napakagaling yan. So, kung kayo may mga concerns sa as mag-asawa, sa mga gusto magkaanak, sa naghanap ng OB, highly recommended, highly sinasuggest namin si Dr. Sheen Beltran Carullo. Pakihanap po sa Facebook page niya. Sheen Beltran Carullo. Kay ma'am, ang resident OB ng Baguio General Hospital kay Doktora Buado. Kay Doktora Buado. Maraming salamat, Doktora. Sa lahat ng mga nurses, sa mga staff ng sa BGH, Baguio General Hospital, maraming salamat sa pag-aasikaso. Hindi lang sa amin, kundi sa lahat ng mga patients. Talagang ano, hats off. Saludo kami sa inyo lahat. Ang galing nyo. Promise. Yun. Yun lang nga, talagang pag 6 a.m. nang gigising kayong lahat sa amin. Parang naging ano kami, para kami nasa camp. 6 a.m., gising na, o, di ba? O, maganda na, ayusin na ang mga kama. Di ba? Yun, salamat sa mga, sa kantin ng BJH. Thank you. Sarap ng mga pagkain nyo. So, thank you lahat sa mga kasama namin na mga patients doon, kila Sir Julio, kay Ma'am Wena, na na-meet namin na medyo naging ka-close na rin namin. Yun, from Atok. Pakipanood po sa TikTok yung ginawa naming video sa magkapatid na yan. Mamaya, pagkwentuhan rin natin yan si Julio. Sige yan, papasok na ating bisita. Again, maraming salamat sa mga viewers natin, sa mga staff, nurses, doctors, lahat. Maraming salamat sa lahat ng tumulong sa amin. Maraming salamat. Cheryl Corleto, thank you so much. Christian Corleto, thank you so much. Kay Jojo Villana, thank you so much. Kay Senorita Lenny, maraming salamat. Kay Sir Ralph Yambao ng Baguio Family and Friends, maraming salamat sa inyo lahat. Kay Ate Flor na sumasama sa akin. Kay MJ, maraming salamat MJ Villana. Thank you so much sa inyo lahat. From the bottom of our hearts, aming mag-asawa, thank you so much. We highly appreciate. Even, lalo na mga prayers yung lahat. Kay Mama Tess, Mama Grace, Pastor Ben Caramion. Thank you so much kay Pastor Mike, Pastor Robbie. Thank you so much sa lahat ng mga nagdasal. Sa Villara Family, Formata Family, Caramion, Santos Family. Thank you so much. Maraming salamat. So yun, hintayin natin. Papasok na natin ang ating bisita for this very special episode. Wednesday episode, live na live. Sir Ed? Sige, batiin muna natin ang ating mga viewers ngayon. Good evening, Sir Jose Amante. Mega love shoutout, Sir Jose. Kita tuloy. Ate Griselda, hello, Ate Griselda. Good evening. Kamusta, Ate Griselda? Sayang ang daya nyo. Nagkasama-sama kayo, nag-video kayo mga kabulagan. Wag, walang magpapatugtog ng music. Sige, patugtog tayo ng music mamaya. Yung kanta nyo. Sir Koy, hello, Sir Koy, Sir Heidi. Yung nag-video kayo, yun ang patugtugin mo mamaya, Sir Ed. Wag. Senorita Lenny, papatugtog daw kanta mo, baka mag-brown out. Sino na dyan, Sir Ed? Mega love shoutout, Senorita Lenny from Barcelona, Spain. Thank you, Senorita. Ayun, pakisuportahan po, please, ha? Cooking Without Looking. Paki-check sa Facebook page Lenny Saturnino, Leny Saturnino, from Tuesday till Sunday 10 p.m. onwards. Yan, maraming mga guests diyan, mga inspiring stories din mapapanood niyo. Dito natin bisita. So, yun. Okay? Pakilala natin para maganda-ganda ang kwentuhan, mas mapahaba-haba ang ating kwentuhan. So, yun again, kasama natin today a good friend of mine, an executive chef. Owner din siya ng Culinarista Food Solutions Incorporated. Yun, malalaman natin ang kanyang background. Let's get to know him more. I Am Paossible mag-ingay para kay Sir Adrian Tagumpay.
evening. Good evening, Kuya. Sir Adrian, kamusta? Okay naman, okay naman. Sorry, medyo late ako. May biglaang meeting eh. Sorry. Okay lang. At least sabi nga nila, di ba? Huli man daw at magaling, huli pa rin. Well, ano ba mong in-intro dati? In-introduce yung host ako minsan? Eh, late. Late yung guest. Sabi ko, oh. Eh, biglang pumasok na. Let's all welcome the late, blah, blah, blah. Nagalit? Eh, tama naman, di ba? The late. Dali, buhay pa eh. Late eh. Parang ano sasabihin ko, di pa maaga siya, it's all welcome, the early. Oh. Anyway, kamusta? Tapos na meeting? All good naman. Oo, tapos naman na yung meeting. Medyo okay. Marami lang dinidiscuss. But yeah, okay naman na. Ganun talaga kapag, ano, kapag isa kang negosyante, marami kang restaurants talagang busy-busy ang, ano, ang isang Adrian Tagumpay. Anyway, start tayo, kwentuhan tayo. Sure. Let's give inspiration sa mga viewers, di ba? Ang bangit ko nga kanina nung intro ko, Sir Adrian, kung hindi mo nabutan eh. Ang sabi ko doon, ano ba para sa kanila ang ano? Ang meron bang ingredients or recipe ang success? Mamaya, pag-usapan natin yan. Kaming galing sa bibig mo mismo, magkwento ka naman kung meron bang ingredients or recipe para maging successful. Para malaman natin. Mga viewers, ano bang ingredients or recipe ng isang Adrian Tagumpay at patuloy na nagtatagumpay? Ganun, no? Ganda ng family name mo, eh. Yeah. Ayun, so, ano, ngayon na, kagwento ko na? Okay. Start tayo. Ano ba ang mga tagumpay? Nabanggit ko pa sa mga viewers natin, talagang ano, 90s pa lang, magkakilala tayo, bro, eh. Oo nga. Ba't sinabi mo yun? Di malalaman nila kung anong edad natin. Tinatago ba natin? Ako lang. Sa akin naman, yeah, 90s pa lang, basketball days, mga kalakasan ng basketball. Oo. Yeah. No. Ito, si Adrian, magaling itong basketball. Diyos ko, sobrang sipag maglaro niyan. Hindi napapagod yan eh. Ako napapagod siya eh. Ngayon, napapagod na rin ako. Dati lang yun. To, eh, medyo hinabol na rin ako ng pagod. Mahabol na siya na father time. Hindi natin kain talong din. Correct. Pero ano pa rin, nagpapapawis pa rin paminsan-minsan. Pero mabilis na sumakit ang katawan eh. Wala na. Ako nga ngayon, pag nakikita-kita na kami ng mga dating mga teammates, ang tanong namin, hindi ko sang gigimik eh. Ang tanong na ngayon eh, anong maintenance mo eh? Gout na eh, may mga gout na eh. Sino doctor mo eh? Anyway, yun sa mga viewers, ano lang, kung doon pakinggan natin, mas kilala natin si Adrian. Ano bang saan ang galing? Paano ba siya napadpad sa pagiging isang owner ng mga restaurants, pagiging chef? Anyway, Sir Adrian, ang mga Tagumpay ba, taga-Baguio ba? Ang roots mo, mga taga-Baguio ba kayo? Hindi, actually, ang Tagumpay, taga-Pagsanghan, Laguna. Oo. Bali, napadpad kami ng Baguio because yung mother side ko naman mga Samson Castro, they're from Pampanga. Okay, siguro ang tawag ito in a way parang 'di ba, sabi nga nila mga Kapampangan, masasarap daw magluto. So siguro in a way doon ko rin nakuha, pero talagang ang pagluluto ko nakuha ko sa Tagumpay side sa mga taga-Pagsanghan, Laguna. Yung family ko napadpad ng Baguio kasi yung lolo ko si Mateo Castro, nagturo siya sa SLU. Okay. College. Oo. College. He started sa high school. English teacher siya. Tapos lumipat sa college. Tapos naging dean siya ng MASCOM yata eh. Parang ganun. Tapos, yun. So, sila, nag-decide na sila ng lola ko na una, umuupa lang sila dito sa Assumption Road, sa Lopez Building. Tapos nakabili ng bahay sa Bakaking. Tapos eventually, bili ng bahay sa dito sa Ligarda, kung nasaan yung restaurant ko. Dito na ako pinanganak. Dito na rin. So, yun. Ganun yung ano namin, bakit kami napadpad sa Baguio.
Yeah. So growing up, Sir Adrian, ang mom mo, ano ba, yung parents mo sa ano na rin, sa food business ba? Ano bang work ng parents mo growing up? Yes, growing up, may, actually, yung mom ko died 1986, no? So, bata. Oo, bata pa. I think she was 26 years old during that time and my dad was about 20, 21 years old lang noong time na yun. Ah, older si mom mo, ah? Yes, oo. So, tawag nito, and my mom was... Ilan taong ka na? I was 2.5. I have a sister who's 6 months. Kasi, ano, my mom was diagnosed with lupus nephritis when she was pregnant with my sister. 3 months pregnant siya nun. Okay. Oh, so tinanong ng doktor, actually inobliga siya ng doktor, i-abort natin 'yan so we can start treatment. So sabi niya, ano bang chances na mabubuhay ako kung ano? Sabi niya, kung inabort ko 'to. Habe, wala tayong gamot sa lupus nephritis. Sa lupus nephritis, kung maalala ninyo, eh, dahil kinamatay din ni Marcos ni Ferdinand Marcos, no? So, medyo mayaman na 'yon pero hindi pa rin siya nakaligtas, no? So sakit sa kidney 'yan. So noong time na 'yon, ewan ko, ngayon yata wala pa rin yatang gamot for wala that. Pa. So yes. Oo. So sabi niya, wala, ganun pa rin, 50-50 chances na ano ka na magso-survive ka, kesyo. So eventually tinuloy niya yung pregnancy niya. Sabi niya, kung mawawala man ako, at least maiwanan ko man lang ng kapatid si Adrian. Wow. Pero during that time, so eventually, she died after my sister was born ng December. Tapos namatay siya May ng 1985 pala. May 1985 siya namatay. So, ayun, so my sister was 6 months noon, time na yun. Tapos, pero nung time na yun, when I was born ng 1982, December din 1983 pa lang, rinigaluhan sila ng lolo ko, si Hernan. Kaya si her, that's where the name of Hernan's Kitchen came from, no? So, yung lolo ko, rinigaluhan yung mom ko and dad ko ng restaurant. If you will remember. Sa ano to? Sa Adrian Sandwich Factory ang pangalan. Saan yan? Sa Diego Silang, yung first branch. Alam mo yung... Kantin? Yung kalsad. Oh, yun. Sa may... Along Katis. Yung sa kayan ng ano hillside. Yung ganun. Yes. So Adrian Sandwich Factory, tapos nag-open din sila ng branch sa Burnham. At the same time, may branch din sa tabi mismo ni SLU. Alam mo yung entrance ng parking ni SLU sa main gate? Yeah. Yung kantong-kanto na 'yon. Adrian Sandwich Factory dati 'yon. Okay. So, yun nga. Oh, so kumbaga doon natuto yung dad kong magluto-luto ganun, pero yung lolo ko talagang magaling magluto. Talagang yun ang naging kabuhayan niya. He's an engineer by profession, pero mas nakahiligan niyang magluto. So luto. Yun. Oh, so doon yun yung ano, yun yung start ng mga restaurant business namin. So ako, nakikita ko sila nagluluto, so ang hilig ko rin kumain, so sabi ko parang ito yata yung ano ko, ito yung direction ko, dito yata ako dapat ano pumunta. Bata pa lang ano, parang na-immerse ka na sa ganung environment. Kahit sa bahay. Oh, sa bahay talagang grabe magluto ang lolo ko. So ayun, tapos yun nga, we grew up sa ano sa Manila sa mga tita ko na who taught us naman ano discipline and you know kumbaga parang mabuhay kang malaya at mag-isa. Yung bang responsibility din parang ganoon. So I started cooking ano po, mga snacks ko lang, mga snacks namin magkakapatid, mga merienda namin while naggumagawa kami ng mga homework namin. Ganoon, sabi kami magkakapatid.
Yes, mga ganun. So kami magkakapatid, huwag kiprito ng chicken nuggets, mga ganun-ganun na naman yung umpisa eh. Fish ball, squid ball. Ay, di ba? Mga itlog, scrambled egg. Yes, oo. Oh, halos doon naman nagsisimula lahat. Correct. So basically, Sir Adrian, parang wala ka masyadong memories kay mama mo, no? Kasi 2.5 years old ka lang. Oo, halos wala. Puro mga pictures, puro mga... Oo, mga ganun, mga kwento ng mga kaibigan niya, mga ganun. Oo. So, si daddy mo ang talagang nagpalaki na sa inyo, sa inyong magkapatid? Yes, daddy ko plus mga lolo at lola. Ako, lolo's boy ako, both sides. Okay. Si papa mo, si daddy mo, 20 years old, sabi mo, 2021, di ba, nung pinanganak ka? Yes. O, batang-bata pa siya. Parang magbarkada lang kayo, no? Growing up. Parang halos sabay lang. Oh, lalo na ngayon. Ano, halos ganun na nga. Kahit na ano pang pinagdadaanan ko, mga kalokohan ko, ganun. Tiyatawanan lang niya ako. Habi niya, lustad ngayon, bahala ka sa buhay mo. Wala kang nakabait mo. Wala kang kalokohan, maayos ka. Hindi, lahat naman tayo tumadaan dyan. Ano bang mga hilig mong ano? Nyo, ni daddy mo growing up, ano yung mga hilig yung gawin? Apart sa pagluluto, syempre, anong mga gustong-gusto yung ginagawa nila? Well, marami. Yung nga, kumbaga, madalas kaming, nagwa-basketball kami, mahilig kaming, ano mo yan, yung mga, nagsimula kami sa mga water gun, nagbabarilan kami doon, water gun lang, tapos na-promote sa pellet gun, tapos, Mahilig kami kumain. Tapos, hindi nga, kumbaga, mga... Oo, kasama-sama rin kami. Kami magkakapatid. Chores namin, mga ganun. Nagtatabas ng damo sa likod ng bahay. Mga ganun ba? Pero sabi mo, di ba, more parang lolo's boy ka? Kay lolo yes, kasi... Oo, kasi nung time na yun, yung dad ko, kailangan niyang, syempre, kailangan niya magtrabaho, kailangan niya, ano, so lagi siyang wala rin sa bahay. So, weekends, doon lang kami napag-band. Growing up, syempre with sa mga lolo't lola ko, usually kwentuhan, maglalakad, paikot-ikot dun sa village namin, mag-grocery. Yun, kasi as far as I can remember, wala naman kaming ginagawa ng lolo ko, di magluto eh, maggumawa ng mga recipe, ganun. Kumain din, no? Oo, kumain. Kasi yun ang passion ng pamilya namin. Hilig ng pamilya, talagang hobby. Diba? Kumain tayo ng kumain, ganun. So, doon talaga umikot yung buhay ng ano, no? Tagumpay. Yes. Oo. Anong, kung matatanong kita, Sir Adrian, ano yung biggest lesson na natutunan mo kay Lolo Hernan? Biggest ano yun? Sorry? Lesson. Biggest lesson in life na natutunan mo kay Lolo Hernan. Nako, napakadami. Pero, ano, ang talagang ina-admire ko sa Lolo ko, yung pang... pagiging makapamilya niya, yung magiging family man niya. Family man. So talagang, yun talaga yung ano ko sa kanya. Yun, doon ko siya inidolo. Alam mo yun, ako medyo, maraming pinagdaanan, but you know, talagang yun pa rin talaga yung ina-admire ko sa kanya. Gusto ko sanang maging siya na sa pagiging family man, pero syempre, iba-ibang landas ang tinatahak natin. Medyo napariwara ako ng konti, but you know, doon pa rin ano yung goals ko. Tama. Parang ibabalik ka pa rin eh, di ba? Ma-deviate man yung flight ng buhay ng Adrian Tagumpay, ibabalik ka pa rin ni Lord sa tamang flight path ng buhay mo. Correct. Diba? Yun. So, yung pagiging ng lolo ko talaga, yung pagiging family man niya, talagang ibang klase yun. Nice. Sige, Sir Adrian, habang pinag-usapan natin ng family, meron diyan ka lang. May mga babatiin muna tayong mga kapamilya, ha. Relax ka muna. Hinga-hinga ka muna, galing ka sa tingin. Balikan kita kagad, mabilisan 'to, ha? No problem. Sige. So, yun sa mga viewers tayong natin, sabi mo eh, 'di ba? Nahuli man si Sir Adrian, at least nandiyan pa rin siya. Andito siya umabon para mapakinggan natin ang life story ng isang Adrian Tagumpay. Paano niya nabuo ang kanyang mga restaurants? Galing natin. Bakit nga pala ngayon nakikita natin, bakit restaurants, bakit pagkain? E buong buhay niya pala, hindi pala siya pinapanganak eh. Pagkain ang iniikot ng buhay ng Tagumpay family. From his lolo
hanggang doon sa mother side niya puro pagkain eh. So nakuha niya ang kanyang talento, skill sa pagluluto galing sa ano, sa kanyang lolo, Lolo Hernan. Even yung mga parents niya narigaluhan ng isang restaurant ng kanyang lolo. So yun, maaga na ulila sa ina si Adrian sa kanyang, at ang kanyang ano, ang kanyang younger sister. Pero nandiyan ang tatay, nandiyan ang lolo, lola, mga tito, tita para nagpalaki kina Sir Adrian at sa mga kapatid niya. So yun, balikan natin mamaya ang story ng buhay ni Sir Adrian. Paano niya nabuo ang restaurant? Paano siya naging chef? Ang pagpapatuloy ng buhay ng kwento ng buhay ni Sir Adrian Tagumpay. So dyan lang kayo. Again, sa mga viewers, bago natin pagpapatuloy, meron lang akong gustong ikwento sa inyo. Meron kasi nangyaring event last January 22. Yeah, January 20, last Sunday lang, from 8:30 a.m. hanggang 11:30 a.m. sa Melvin Jones Grandstand dito sa Baguio City. Meron isang programa, ang Baguio Family and Friends Lions Club. Nagkaroon sila ng their first charter signature activity na ginawa nila this last Sunday. Maraming activities na nangyari noon. Maraming participants, maraming beneficiaries ang ginawa ng Baguio Family and Friends Lions Club dito sa Baguio City. So 'yun, headed ng napaka-dynamic na president na si Sir President Ralph Yambao. Together with this board, kasama ang mga members ng Baguio Family and Friends Lions Club, nagawa sila ng isang activity, isang event last Sunday. So ako, as part ng I'm Paossible, gusto namin ipapanood sa inyo, ipakita sa inyo kung ano nangyari last Saturday para makita nyo kung ano mga activity na ginagawa ng Baguio Family and Friends Dance Club. So without much further ado, sa mga viewers, let's watch this. Baguio Family and Friends Lions Club Sharing Scaring First Charter Signature Activity. Total beneficiaries for that event is 2,800, consisting of PWDs, senior citizens, indigents, and solo parents. Activities on that day, nagkaroon ng Baguio Family and Friends Lions Club ng free Zumba exercises. O, di ba? O, healthy na, healthy. Tapos nagkaroon din sila ng blood pressure and sugar testing. Siyempre, para malaman natin kung normal ba ang inyong mga blood pressure tsaka iwas sa diabetes. Yan. Tapos meron ding bloodletting activity. Yun, maganda mag-donate ng dugo. Kahit once in your life masubukan nyo mag-donate ng dugo, okay yan, healthy yan. Meron ding ginawang family planning awareness. Yun, Sir Ed, dapat nandun ka para malaman mo na ang pagpaplano habang bata ka pa. Nagkaroon din ng eye checkup. So, ewan ko, kung ako nagpa-check up dyan, ewan ko, baka mawala ng trabaho yung ophthalmologist. Joke. Siyempre, last is nagkaroon ng food pack distribution para doon sa 2,800 beneficiaries. Partners for that very special event, One Loyalty Lending Corporation, Lafayette Suites, Axor, and siyempre, ang St. Joseph Driving School. Special thanks to City of Baguio through the Office of the Mayor, SEPMO, POSD, PNP RMFB 15 Cordillera, Converge, and to Miss Christine Molitas, and I thank you. Yon. Sige, kita-kits ulit sa mga susunod na activity ng Baguio Family and Friends Lions Club. Hindi lang ito magtatapos sa first charter activity, kundi second, third, hanggang 100, 200th charter activity ng BFFLC. So, pakisuportahan natin lahat ng activities. Pakisuportahan ang BFFLC, ang mga members ng BFFLC, lahat-lahat ng ginagawa nila for the community. Hindi lang sa Baguio and sa other areas. Sa mga gusto maging part ng Baguio Family and Friends Lions Club, ask me how. Message ka lang. I Am Paossible is powered by Baguio Family and Friends Lions Club, One Loyalty Lending Corporation, UpforGrubs, GrabMart, Cooking Without Looking, The Pink Toolbox, and special mention to Sir Ralph Yambao. Yon! Yon! Thank you. Sa mga viewers, yan, napakita namin ang ano, ang first charter signature activity ng Baguio Family and Friends Lions Club. So kung kayo mahilig kayo magbigay ng ano, ng tulong sa mga ibang tao, kung ang passion nyo giving back sa community, yan,
Mag-message lang kayo. Paki-check ang Facebook page ng Baguio Family and Friends Lions Club. Paki-suporta natin ang mga activities. Tulungan natin. Ang sa akin, encourage everyone na i-check yung page ng Baguio Family and Friends Lions Club para makatulong tayo. Masarap makatulong. Diba? Meron tinatawag na ano, law of reciprocity, everything bounces back. Pag may ikaw may binigay, may babalik sa'yo. So tayo, tumulong tayo. Kung meron ka namang sobra, itulong natin yan. Paki-check ang Baguio Family and Friends Lions Club. Maraming salamat, maraming salamat, Sir Ralph Yambao. Thank you so much sa very successful activity last Sunday. Sharing is caring, truly sharing is caring. Maraming salamat. Congratulations sa lahat ng members ng Baguio Family and Friends Lions Club. Again, thank you so much. Maraming salamat sa pagsuporta sa aking Paossible. Thank you so much. God bless all of you. God bless all of you. Thank you. So yun, going back kay Sir Adrian Tagumpay, owner of Culinarista Food Solutions Inc. Hello, Sir Adrian. Yes. Hello. Ako din ng commercial brand, ha? Wait, yung pala sa mga viewers natin. Sige, comment. May tanong, ang avid viewer natin, si Ate Criselda Valderrama. Meron siyang tanong sa'yo, hello. Sir Adrian. Good evening. Yon, so sabi ni Ate Criselda, ang tanong niya, para marinig mo na, Sir Adrian, kailangan ba ng special skill sa paggawa ng delicacies or something? Kailangan ba ng special skills daw? Oh, actually, hindi naman eh. Sa akin naman kasi, it all started with passion, no? So, sa lahat naman ng ginagawa natin, nagsisimula lahat yan sa passion. So, ang sa pagkakaintindi ko dun sa question is, kumbaga, parang kailangan ba daw mga specialty ka lang or mga ano, okay, or kailangan may special skills ka for bawat ano cuisine, no? Mm-hmm. Iba-iba kasi yan eh. Yung nga sinasabi nila, kuminsan kung kunyari mag-specialize ka sa certain cuisine, syempre kailangan yun talaga yung pag-aaralan mo eh. Mm-hmm. Or pwede rin you grew up eating this kind of food, kaya yun yung doon ka nag-specialize, no? Pero sa akin kasi, syempre ako I have to specialize on almost all the cuisines eh. Hindi pwedeng mamimili lang ako, French cuisine lang, Italian lang, Filipino lang. Kasi when you work as an executive chef or kunyari sa mga malalaking hotels, you have to alam mo yun, play around with all of those different kinds of cuisines, no? Yes. Ako siguro I just have favorites, you know, cuisines na linuluto. Isa doon, I really like cooking Mexican and Filipino food. Yun yung mga favorite ko talagang linuluto. Pero specialization wala. I have to have knowledge of each and every cuisine of the whole world, kumbaga. So, yeah. Alam mo yun, tsaka, again, passion lang talaga. If you're really passionate with cooking and what you are really, kumbaga, mahal mo yung mga pinagluluto mo, talagang syempre ibibigay mo lahat ng yung best mo, di ba? Sa lahat naman eh. Hindi lang sa pagluluto. Wow. Very well said, Sir Adrian. Galing. Ako, tanayin mo ako, Sir Adrian, kung anong favorite cuisine ko. Anong favorite cuisine mo, kuya? Si Jolo Corleto. Sino? Kasin pala yun. Ano ba yan? Kasin. sorry, grabe. Bulag na, bingi po. Kasin pala. Hello, Jolo, from Canada. Hindi. Dagdag ko lang dyan sa in-explain mo. Ganda eh. Pwede bang masabi natin, meron bang mga magaling magluto or chef na sabi natin ano, inborn na talagang pinanganak pa lang nandoon na yan? Hindi ganun ba? Ako, hindi ko... I don't think so. Ano mo yun? Kasi ang cooking takes a lot of skills eh. Diba? So you have to be kunyari, skillful with, you know, using the knife, for example.
'di ba? And kuminsan talento rin kuminsan, 'di ba? Kailangan yung siguro yung ano, yung panglasa siguro 'yon, pwedeng inborn 'yon. Pwedeng inborn 'yon. Oo, pero usually kasi pwede, may chance na pwedeng ganun, pero sa akin din ang nasa nakikita ko sa ganun, you develop taste through through you know, eating out, alam mo yun, trying different kinds of food and cuisine, 'di ba? Kasi kunyari ako, parang I grew up eating, you know, really good food that my lolo cooks. So, yes, kumbaga doon ko nakuha yung siguro yung panlasa ko. But na-develop, then again, no? Yes, oo, pero yun nga sasabi ko, iba-iba ang panlasa ng tao. Kasi again, iba-iba ang kinalakihan nating kinakain. 'Di ba? Kumbaga parang dito sa atin sa Baguio, 'di ba? Nung panahon, wala pang mga SM, wala pang mga social na mga restaurants dito. Correct. Hindi nila alam ang Mexican cuisine. Ano 'yun? Sa kanila lasang ano lahat 'yan, lasang you know, lasang Cajun, alam mo 'yun? Ayaw nila yung mga ganun, lasang Oo. Saka yung amoy, yung mga ganun ba? Yes, diba? Yes. So, pero ngayon natuto na ang taong kumain ng ganun because alam mo 'yun, may mga Mexican restaurants din dito. 'Di ba? So dati nasanay tayo kinakain natin yung mga itag, mga ganun, 'di ba? Mga cordilleran smoked meats. Tama. 'Di ba? So what? Kumbaga what? Parang what? Mga ganun, 'di ba? So kuminsan they develop nagde-develop yung panlasa nila because of what they eat through the years while they're growing up, yung mga ganun. Parang na-acquired din ang taste, pwede ba? Yes, I think so. I really think so. So, kumbaga, parang kuminsan, yung iba, para sa iba, di ba, mabaho. Sa'yo, mabango. Di ba? Ganun din sa panlasa. Iba, maalat. Yung sa'yo, okay lang. Iba, matamis masyado. Yung iba, okay lang. So, ganun. Sa tingin ko, you develop that through the years, alam mo yun, through experience, through, you know, exploring, ganun. Parang sa ano, Sir Adrian, na pwede natin kumpara yung passion sa pagluluto, yung nadidevelop, yung ganun, parang sa relationship, di ba, natututunan mo rin mahalin ng partner mo. Yun, totoo. And, yeah. Alam mo yun, as you experience more with your partner, di ba, kuminsan, mas sumasarap pa yung partner mo. I mean, nakasama, ano? Ganun. Sumasarap kasama, di ba? Maaparang pagkain. Yeah. Parang nakulangan lang po. Nakulangan lang po. Ano, sumasarap kasama ang partner, ha? Oh, hindi ko na nasabi ka agad. Medyo naghabol lang ako kanina. So, So, kumbaga ganun, you develop something better with, you know, while you're experiencing things. Diba? Yes, correct. Yan mo ba yung misis ko, si Bianca, si Bia? Yan ang, ano, talagang taas ng taste niyan. Oo. Oh. Grabe, ako na pili. Siyempre, ikaw asawa eh. Ako na pili, diba? Oo, diba? So, diba? Partner mo, diba? Ang tikin din ang mga taste buds dyan. Ikaw na pili eh. Totoo din. Sir Ed, mga questions sa dyan sa mga viewers natin? Ha? Mga viewers pa tayo? Ay, mga questions, Sir Ed, for Sir Adrian? Sige, so question ko, Sir Adrian, yun, napag-isarapan natin growing up. Ano ba talaga ang pangarap mo nung bata ka? For sure, hindi chef. Oo naman. Anong gusto mo? Gusto mo maging NBA player, no? Hindi, nung una gusto ko maging astronaut. Lahat ata ng lalaki, karamihan, astronaut eh. Diba? Gusto ko maging astronaut. Yung suit, ano? Ang ganda ng suit ng astronaut. Ang cool. Wow, astig. Meron nga ako picture nung bata ako. Punta ako sa ano, pumasok ko sa school, nakapang-astronaut ako na suit. Diba? Pero, again, nag-cosplay ka na, ha? Sabi ko nga, diba, as you grow older, kumbaga you develop skills, you develop, through experience and ano, nag-iiba-iba eh, diba? So, syempre, nung bata ka, ang dami mong gusto mo maging police, gusto mo maging bumbero, gusto mo maging, doktor, diba? So, doktor. And then, never ko naging gustong maging doktor kasi takot ako sa injection eh.
Beauty queen, di mo na gusto maging beauty queen? Girl, hindi pwede. Magagalit tatay ko. Hindi ka pwede maging beauty queen. Okay. Tapos eventually sabi ko, Diyos ko, parang ang hirap naman yatang maging astronaut. So, pero seriously, growing up, ang gusto kong maging talaga, gusto kong maging arkitekto or enhinyero. Architect or engineer. No, hindi ako naman, mahilig kasi ako nagdi-design. Pero hindi ko maintindihan yung math, walang hilig sa akin eh. Napakadami palang math nun. Oo nga. Oh, so sabi ko, wag na lang ako mag-ano. Yung bang kinuha mo una ng college, engineering? Hindi. Nag-HRM na agad ako. Nag-HRM na agad. Oh, na-realize ko, napakadaming math. Sabi ko, hindi, HRM. So nag-ano ka, cancel mo na yung mga hindi para sa'yo? Elimination process na, ano? Oh, pero hanggang ngayon frustrated ako eh. Architect ako eh. Gusto kong nagdi-design ng kung ano-ano itong restaurant ko. Kami lang nagdi-design yan. Kumukonsulta lang kami sa mga engineer kung tama pa tong bakal na ginagamit namin. Ano man 'yun. So, okay. Parang lumalabas pa rin yung ano ko. Tsaka sa pag-plate na rin ng mga pagkain, lumalabas din yung yung passion ko for being for liking, designs and kung ano-ano man. Tama. Mm-hmm. So, yun, pinunso mo na, HRM na, tuloy-tuloy na yan. So, kumbaga, doon na culinary arts. Okay. So, pagpasok ng college talaga, na-align na yung sarili mo, yung career mo, no? Naiayos na. Well, hindi pa dahil medyo loko-loko ko noon. So parang hindi ko talaga naiisip na seryosohin ba. Parang sa akin, sabi ng mga magulang ko, graduate daw ako eh. Basta mag-graduate. Eh. Oo. Hindi ko na makakalain. Pucha, kailangan mo pala magtrabaho pagkatapos kong mag-graduate. Sabi nila, graduate lang daw ako. Sabi nila, mag-graduate lang. Tapos meron pa pala. Oo, yun pala. Kailangan ko rin magtrabaho. Sabi ko, hindi na ako nag-graduate para may baon pa rin ako hanggang ngayon. Gandang gawin. So, yung mga bakit, huwag yung gagayain yung gano'n ito, aturo nito. Ay, oo, huwag yung gagayain. Sa kanya lang yan, kwento niya, buhay niya yan. Pero kita niyo naman na naging effect after, result after. Hindi. Sa totoo lang, oo. Actually, talagang, isa sa mga, well, I wouldn't call it pinagsisisihan kasi sabi ko nga, hindi naman ako magiging kung sino ako ngayon kung hindi yun sa mga pinagdaanan ko before. Mga pagkakamali ng buhay mo. Mga pagkakamali ng buhay ko, napakadami sa totoo lang. I always remind my kids and the people who works for this company na huwag niyo nang hayaan na pagdaanan niyo pa yung pinagdaanan ko kasi not everyone will be lucky as I am. Alam mo yun, I was sabi ko nga, hindi lang isang chance, dalawang chance, tatlong chance binigay sa akin. Diyos meyo. Alam mo yun, million chance binigay sa akin. Napakabait ng Diyos sa akin. Hindi ako pinabayaan ng Diyos. Pero sabi ko nga, hindi lahat ng tao. Siswertihin katulad ko. Mabibigyan ng same opportunity that was given to me. Alam mo yun, so huwag niyo nang hayaan. That's what I always remind them. Sabi ko nga, alam niyo yan, kumbaga parang ngayon pa lang yung ginagawa ninyo ngayon, nag-aaral kayo ngayon, tanongin niyo sarili niyo, bakit ba kayo nag-aaral? Ano ba talaga ang goal niyo in the future? Ano ba ang purpose niyo sa buhay? Ano bang gusto ninyong marating niyo in the future? Ngayon, kung sasabihin niyo gusto niyo magnegosyo, ba't ka pa nag-aaral ngayon? Diba? Dahil gusto mo ng knowledge para para when you start a business, alam mo na yung ginagawa mo, like, marketing or management or whatever. Right. Diba? Question yourself. And yun nga, sinasabi ko sa kanila, yun ang lagi kong pinapagawa sa mga kasama ko dito and my kids. Assess yourself every night. Diba? Yeah. Tama ba yung ginawa ko today? Tama ba kung paano ko kinausap si ganito today? Diba? Ano ba ang mali ko? Diba? Diba? Pero wag mo nang hintayin na umabot ka sa point na alam mo yon na mahihirapan ka nang bumalik sa sabi ko nga, wag mo nang ibaon yung sarili mo. Exactly, wag mo nang ibaon yung sarili mo kasi mahihirap. Not everyone gets the same chances that
you know, I got, oo. Oh, diba, na makakabangon ka palagi. Diba? Yes, kasi yes, mahirap yes. din, kuya, sa totoo lang. Sobrang umabot kami sa point na... Pwede bang matag-usap pag mo akong kinukuya, nalalaman nila mas matanda ako sa'yo? Brother. Coach. Coach dapat. Coach kita nun eh. Yeah. Yung nga, ang sinasabi, yung nga yung sinasabi ko, kumbaga parang masyado kong binaon yung sarili ko. Okay, to the point na hindi ko na alam kung paano ko babangon. At sinwerte yes. na lang talaga ako because I had people who believes in me. Who still believed in me. Alam mo yun, I'm thankful siyempre sa pamilya ko for, you know, for always, you know, trying to... Yes, oo. And alam mo yun, it's not really easy for them to do that, no? Kasi, alam mo yun, paulit-ulit na lang kalokohan ko, paulit-ulit. Mahal ka nila. Mahal ka nila. Oh yeah, siyempre. Pero again, kuminsan tough love na lang eh kasi talagang ano I'm sure nakilala mo ako before kuya I was playing basketball, 'di ba? So sinayang ko yung buhay ko because of 'di ba, hindi ako pinaglaro dati nung nila kuya noon dahil I was caught smoking and ano ba ko ano pa I was always alam mo yun, lagi ako lalabas sa court dahil nagmumura ako. Yung mga ganun. Pero those are just the tip of the iceberg, no? Sabi nga nila. Pero napakadami kong kalokohan nun. Pero yun nga, medyo late na, but you know, kahit nga late daw sabi nila, ang importante marating mo pa rin. Ngayon masasabi ko, kuya, I'm at my happiest point of my life. Tawag nito na na-assess ko yung sarili ko, na bago ko yung sarili ko. Tawag nito, masasabi ko ngayon na I'm a better person than I was years ago. And alam mo yun, pero yun nga, sabi ko nga, maraming may nagalit sa'yo, marami kang sinirang buhay, maraming naapektuhan sa mga yes. pinagagagawa ko. Mga maling decisions, maling choices ng buhay. Exactly, kuya. Oo. And sorry, exactly, bro. But yeah. I'm still in the process of ano being a better person. And that's a continuous process kasi yun yung nakikita. Every day yan. Every day. Correct. Yeah. Every day getting better, 'di ba? Saka yung sa mga stories mo, without elaborating kung ano nang nangyari sa buhay mo, from your ups, downs, rock bottom, akyat ulit, ang point naman dyan, Sir Adrian, kasi is ano eh, kumbaga, hindi ka magiging ikaw ngayon kung di mo dinaanan lahat yan. Exactly, kuya. That's what I tell my... Tatanong ako lagi, pag may babalikan ka sa past mo, ano yung babalikan mo na babaguhin mo para maiayos mo? Habi ko wala. Sige. Wala. Kasi I like who I am right now and I won't be who I am right now. I won't be as happy as I am right now. Mm-hmm. Kung hindi ko pinagdaanan yung mga pinagdaanan ko before, kuya. Tama, diba? Tama. Hindi ka magiging strong, hindi ka magiging ganyang ka-passionate kung hindi nangyari sa yung mga pinagdaanan mo before na para sa sarili mo, ayoko na maging ganyan. Ayoko maranasan ng mga kids ko yung mga naranasan ko before. Correct, kuya. Kasi ako ano eh, I grew up in two different worlds. As in two different worlds. Ano yung worlds na yan? Why? Yes, kasi sa father side ko, they're all disciplinarians, they're teachers, mm-hmm. they're cooks. Mm-hmm. Alam mo yun, they're mm-hmm. Disciplinarians talaga. Mom side, I'm a spoiled brat. And, okay. Sabi nga nila, pag nasa Baguio ako, what Adrian wants, Adrian gets. Okay, so, okay. Spoiled ako nung bata ako, loko-loko nga ako nung bata ako when I'm in Baguio. Mm-hmm. Okay? Pero pag nasa Manila ako, napakabait ko, kuya. Nagtatransform ka? Oo, oh, sakristan ako noon. What? naging vice president ako ng Knights of the Altar, naging presidente ako pagka-alis. Dalawang mukha nga yan, bro. Diba, kuya? So, these are two different worlds. No? So, tawag nito, I even talk differently when I'm in Baguio and when I'm in Manila. So, kumbaga parang... Nag-iiba yung perspective. Yes, kuya. So, medyo mahirap. But, you know,
sabi ko nga, pag pinagsama mo yung pareho na yun, di ba? Parang medyo, that's who I am right now. Okay? Pero in a different way. Ngayon, what Adrian wants, Adrian gets, because I work hard for it. Yes. Di ba? Na, ngayon, talagang, pag may gusto ko, gagawin ko ng paraan yan. Talagang ano. Pero, makuha mo, no? Oh, lately nga, medyo ano na nga lang ako, medyo nag-mellow down ako kasi sabi ng tita ko sa akin, may tita has cancer. Yung tita ko na parang, parang nanay na rin talaga. Okay, so kapatid yun ng dad ko. So sila nagpalaki sa amin kasama ng mga lolo't lola ko kasi nandun kami sa isang bahay. But, you know, sabi ng tita ko, if it's not for you, don't force it. Diba? Kasi if you force it, if it's not for you, mawawala din lang sa'yo yan. Parang ganun. So, alam mo yun, hintayin mo, pray for it. If God gives it to you, alam mo yun, binigay niya sa'yo. And, ibig sabihin, para sa'yo yan. Pero if He doesn't give it to you, ibig sabihin, there's something better that He wants for you. Yeah. Kung di yan dumating para sa'yo, correct. Something's better is coming your way. Oo, kuya. So, ngayon, I don't force things anymore. Alam mo yun, if I really want something na, ano, dati, ay, gagawin ko lahat talaga. By hook or by crook. Pupilitin mo, no? Oo, ngayon, ano na, I just pray for it. Kung binigay ng Diyos, thank you so much, Lord. Pagka hindi, I still thank Him for what He's given me. Alam mo yun, and I'm thankful every day for my family, for my... Kuya, if... I have 4 kids with 4 different moms. Pero nasa akin yung mga anak ko and I'm so thankful for that. Kahit gaano kahirap buhayin at palakihin tong mga bata to. So I'm so thankful to have them. Nasa yung 4 na anak mo. Yeah, yung isa nga lang ano, pabalik-balik, mama niya dito sa akin, mami niya dito sa akin. Alam mo yun. So, pero ano, thankful ako yun, kasi... Parang iba-ibang cuisine yan, ah. Di ba? Ano? Sa relationship, nagiging iba-ibang cuisine, ah. Oo, tsaka ano, iba-ibang probinsya kasi yan. Joke lang. Kung saan makakasahin, ah. Parang sundalo, ah. Di ba? Kung saan madestino. Kung saan madestino, ah. Pero mahirap ko yan, mahirap. Nagpatatag sa'yo. Yan naman nagpatibay sa'yo. Yes, kumbaga, itong mga naging purpose in life mo. Yes. Oh, and ang dami nilang natutulong sa akin. Alam mo yun, habi ko dapat ako tumutulong sa kanila. Pero sila nakatulong sa akin. I stopped smoking because of my daughter. Alam mo yun, tapos parang... basta, ang daming instances na sila ang nakakatulong sa akin. Alam mo yun, nagbabago ako little by little because of them. Ginanahan ako magtrabaho because of them. Alam mo yun, dati sabi ko nga, pwede man akong humingi na lang sa lola ko, humingi na lang kanino man. Pwede na. Kasi lola ko din naman nang nagpapaaral sa kanila before. Mm-hmm. Pero sabi ko, hindi eh. Alam mo yun, dapat talagang wag sumikap ako. Alam mo yun, para sa mga to. Naging inspiration and motivation mo yung mga anak mo. Yes, kuya. And that's what's really nice about having kids. Kasi ilan talaga yung eldest mo? My eldest is 17. 17 na? Oo, 17. Tapos, she's turning 18 on June 29. Tapos yung sumunod ko, 17 din. Oh, diba? Pero sabay mo. Oh, yung eldest mo is June, itong second mo 17, anong month 'yan? Ano siya? Nee, he's 16, mag-aano siya, magse 17 siya sa March. Tapos okay. So halos less than 1 year, ha? Less than 1 year ng pagitan nila. Oh, parang 8-9 months ganun kasi March 29 yung si Amory, yun yung pangalawa, yung una talaga si Aaliyah. June 29, ano ba yung year yun? 2005? Tama ba? 9 months. Oo, tapos the following year, March, pinanganak naman yung isa. Ganun. Girls yan pareho? No. Girl yung una, isa lang ang girl ko. Okay. Tapos yung sunod-sunod na puro boys. Boys na. So yung third mo, ilan yung third?
Yung third ko, he's 14. He's 14. 14. And yes. Yung youngest? Youngest is 3. Oh, layo ah. Oh, Umabol lang. Oo. Yun. Tapos yung partner ko ngayon, si Jen, has a daughter also na, ano, na, she's 13. Magkalapit sa 14 mo, no? Yes, oo. Tsaka nasa amin din siya. So, ayun. So, in total, we have talagang 5 kids in total together. Wow. Sarap-sarap ng ano, no? Nung sarap ng... Yung mga family. Oo. Enjoy talaga. Ang daming bata. Minsan nalulungkot kami kapag... Yan yung dahilan ko at ano, may gana ka gumising everyday. Yes. Yun talaga. Talagang wala nang ibang ano eh. Wala nang ibang reason to wake up in the morning kung hindi para sa mga anak mo eh. Correct. Talagang... Kumbaga less of you na, more of them. Yes. Oo. Tsaka ano na nga, talagang... Itong ginagawa ko ngayon, sabi ko nga... Sige, tuloy mo na ito. Tuloy mo na, okay lang. Oo. Kasi stress ako eh. Ano sana siya? Oo, pero yun nga. Wait lang bro. Explain ko lang ha, sa mga viewers. Bago ituloy yung tungkol sa mga restaurants mo. Si Adrian, tama, si Adrian, nakwento niya nga, naging player ko siya before, naging coach niya ako sa basketball before. So, yung binabanggit niya, kaya itong kinakwento niya, yung mga passion, yung talagang pag may gusto makuha. Nakita ko kay Adrian, bro, okay lang, konting kwento lang ha. Go ahead, kuya, please. Nakita ko, naging player ko si Adrian, high school ka na rin, Pines Montessori, di ba? Yes. Uh-oh. Tapos lang yung sumasali sa mga basketball clinics, sa farm team. So ako yung naging coach ni Adrian. Kita ko dyan kay Adrian, sorry ha, pero nung nag-start kasi, hindi ganun kamarunong maglaro si Adrian, tama? Yes, totoo yun. Si Adrian, hindi masyadong magaling compared sa iba? Hindi masyadong marunong compared sa iba na mas marami magaling kay Adrian. Pero, as a coach, may nakita ako kay Adrian eh. Sabi ko, kung mapapansin mo noon, lagi kitang pinapasok. Yes. Inawardan niyo pa ako ng Mr. Perseverance noon actually. Doon ako papunta. Sabi ko nga, nung nag-deliberate kami mga coaches, kay Adrian yan. Kaya sabi ko, kahit ito, hindi magaling ito, hindi masyadong marunong, nakita ko yung perseverance, gagaling at gagaling si Adrian. Kasi nakita ko, gusto niya yung ginagawa niya, yung hustle, yung angkulit sa court, yung kumbaga, meron, may lacking something, pero pinupuno mo ng ibang bagay. Nakakapag-compensate ka doon sa kakulangan, pinupunoan mo yung weaknesses mo. Pinupunuan mo para mapansin ka, ito ang talent ko, ito yung skills ko, dito ako magaling. Yun yung nakita ko sa iyo before, na talagang hindi ako titigil hanggat hindi ko makuha yung gusto ko. Kailangan ko ng playing time, papakita ko, bibigyan niyo ako ng playing time. So bakit hindi ka namin ipapasok, bakit hindi kita ipapasok, eh grabe ka dumipensa, grabe ka mag-hustle, grabe ka yung talagang dadive sa bola. Na para sa akin, yun ang hinahanap ko sa isang player. Na ako, ganun akong player, nakita ko sa iyo. Kung gano'n ko... Thank you, kuya. Alam mo, sa totoo lang, kuya. Sorry to cut you off. No? Pero sige. Alam mo ba, kuya, hanggang ngayon, yun pa rin ang inspiration ko. Yung in-award yung trophy sa akin na yun. Anong tawag nito? It used to be here in my office, but binalik ko na siya sa room ko, kuya. Nasa kwarto ko siya, nasa pinakaharapan ko siya. Until now, tawag ito, I've won several, you know, Mythical 5 awards, alam mo 'yon. Naka-bingwit din ako ng dalawang MVP. Pero 'yun talaga yung pinaka ano ko, prized award. Kasi nung time na 'yon, kuya, I didn't really understand what Mr. Perseverance is. I mean, it's a very deep word for me nung time na 'yon, no. No, pero sino mag-expect ng award perseverance, 'di ba? Hanap natin MVP. Mythical 5, 'di ba? Yeah. Most improved man lang. Most improved. Pero hindi. Oo, pero hindi ko pinapansin 'yun noon, kuya. Pero eventually, kuya, until now, 'yun ang ano ko, every time na I fall on my back and you know, medyo nawawalan ng gana, medyo ano man, medyo down ako kung with whatever reason, I always hang on to that. Sabi ko nga, I was given this award for some reason, no? Na nakita sa akin ng ninyo, yes, ng mga coaches,
And siguro this would mean something, 'di ba? Kung gagamitin ko lang siya sa ibang bagay, hindi lang sa basketball, sa yes. sa pagnegosyo, sa pagiging father, sa pagiging husband, sa pagiging galing. Alam mo 'yun, ano man. So in all honesty, kuya, alam mo 'yun, when I pray na kunyari talagang medyo down ako, no? Tapos ayun, nagdadasal ako ganito ganyan. 'Di ba? Pag tinignan ko 'yun, kuya, yung trophy na 'yon, talagang I always hang on to that, na parang I have to persevere. I have to persevere all the time dahil because of that, kuya. And thank you so much because you guys affected me a lot, no? That because of that, napakalaking epekto sa buhay ko noon. Oh, marami kang matututunan, kuya. Until now, sa totoo lang, I still dive for loose balls. Mapa-basketball man o mapa-negosyo, kuya, I dive for loose balls. Sa buhay na lang mismo, mo, di ba? You dive for loose balls sa buhay mo. Pagbagsak mo, bawon. Oo. Kaya napakadami ninyong tinuro sa akin, kayo nila, kuya Dona. Yung maganda lang sasabihin, yung maganda lang sasabihin. Oh, yun nga. Hindi, pero sa totoo lang, napakadami talaga na itulong sa buhay ko growing up. Tawag ito, discipline, kuya, doon ko natutunan, alam mo yun. And yun nga, yung perseverance na lagi akong, noon nagja-jogging pa lang tayo noon. Alam mo yun? 5 a.m.? Oh, tapos nangangatog ka sa ginaw, patatakbuhin ka, parang, oh my gosh, tapos lagi nasa likod ako, tapos hinihintay niyo ako, na kaya mo yan. Kuya, until now, I always look back dun sa mga naituro nyo sa akin. Napakalaking epekto nyo sa buhay ko. Kaya nga lagi ko sinasabi, lagi kitang kinikwento kay Jen. Sabi ko, grabe, si Kuya Pao, kung titignan mo, he's blind but he persevered. Alam mo yun? Hindi niya ginamit yun sa para magmukmuk lang siya, malungkot lang siya. Kita mo yung outlook niya sa buhay niya. Na talagang he perseveres. Yun yung sinasabi, paulit-ulit ko sinasabi. Napaka-importanting word sa akin ng perseverance. Even with my staff and my kids. Parang gandang pangalan din ng anak, no? Persevere. Oh, maganda nga din yun. Kaya lang kasi sa amin, lahat AM. Sinunod lahat ng Adrian Michael. O, yung anak ko, Alia Mignonette. Yung isa, Amory Marcus. Yung isa, Andre Martin. Yung sumunod, Aro Mikael. So, AM lahat. Adrian Magsikap. Yan, pwede yun. Oo nga, no. Adrian Magsikap. Oh, yeah, but persevere. Ayoko na magkata ulit, kuya. Tama na yan. Okay, yan. Tama na. So yun, kaya just imagine, di ba? Yung akala namin na binigyan namin ng award for that camp, nagamit pala. Kumbaga, naging instrument pa yun para talagang magsikap hindi lang sa basketball, kundi lahat ng endeavors sa ginawa mo. Family, ano, business, di ba? Oo. Sige, Sir Adrian, medyo bibilis yung oras natin. Mixin na yung oras natin. Okay lang ba? Tanungin muna kita. Baka pwede mo namang ikwento muna kahit mabilis lang sa mga viewers. Ano ba si Sir Adrian Tagumpay ngayon? Ano yung mga naging work mo before? Yung profile mo before hanggang nakarating ka dito sa Culinarista Food Solutions Inc. Saan ka nagaling? Okay. Yes. Okay. Nag-culinary arts nga ako. So I started my culinary career sa before that pala, sorry. I opened a restaurant here in Baguio. City Brew ang pangalan niya. San 'yan? Saan ang City Brew? Sa Ligarda din, kuya. Ligarda din. Yes. Okay. Oo, malapit. Sa may Holiday Villa Court. Okay. Pero okay. Mga one year lang ako mm-hmm. nag-open. Kasi, yun nga, kumbaga, passion lang talaga. Tapos eventually, mahirap palang magnegosyo kung puro passion lang, no? So, after that, I went down to Manila para mag-culinary school. After that, nag-OJT ako sa Malacanang. Wow. Then, Sino presidente? Si Gloria Arroyo. Nakapag nagluluto ko para kay Gloria? Yes, oo. Kay PGMA, yes. Ano favorite ni Gloria? Wala naman. Mga kapampangan, pagkain pa rin ng kapampangan ng mga favorite talaga niya.
Oo. Okay. Ano lang, mga Pinoy lang. Pero noong time kasi na yun, inabutan ko yung Independence Day. So, ang daming guests. Mm-hmm. May apat kami na buffet noon, iba-ibang cuisine. Yung mga ganun ba? So, okay. So anyway, after that, nasi Santi ako doon, kuya. Dahil late ako lagi. Late lang ako lagi. So, I was fired. That's the first time na, first and last naman na I was fired. Kasi, yun nga, late ako palagi. Ah, hindi pa naman. Late pa rin ako madalas. Late ka na ngayon. Pero, yun nga, pero, ano, ngayon, medyo hindi naman ako masyadong late. After Malacanang, tinuloy ko yung OJT ko dito na sa Baguio Country Club. Okay. Tapos, they were supposed to absorb me, pero ang nangyari, I was offered a job sa ano, sa Nestle Philippines. Okay. Okay, noong time na yun, as a demo chef. Okay, demo ang chef. Gagawin, oh, yung ano, may mga pumunta sa mga groceries. Ano na, sorry? Nag-TV ka? Ah, hindi pa. Yes. Later on, yes. Yung okay. Una, parang demo chef lang. Small time pala no, mga supermarket, palengke, alam mo yun, nagde-demo ng paano gamitin si Magic Sarap, paano gamitin si... Madam Sir, lapit kayo Madam Sir sa grocery, no? Joke. Oo, diba? Ano na yung mga pre-taste, yung mga ganun. Yes. Oh, so, tapos... Under ka ng Nestle. Yes, after I worked for Nestle for 12 years. Wow, no? Tagal. Nestle, 12 years 'yon. So, hinandle ko ang ano, mga Maggi products for a while. Tapos Nestle ice cream, Nestle all purpose cream. Pero kami kasi division namin, kumbaga tawag sa amin later on no, nung na-promote na ako, regional chef. Okay, so gumagawa ka ng mga recipe mo using Nestle cream, Nestle ice cream products, mga ganun. Yes, and Maggi products kasi Maggi is the culinary carrier name of Nestle. So yun, mga Maggi products, 12 years 'yun. So pero kasi nung nagwo-work ako kay Nestle, I was yun nga, una ang area ko is NCR. Tapos after a while, I was transferred key accounts naman. So key accounts, we were handling Jollibee Food Corp, McDonald's, yung mga malalaking accounts, mga KFC, yung mga malalaki. Tapos I was transferred sa Visayas. So I handled Visayas for a few years, mga 3-4 years ako doon. Tapos so lagi akong wala. Tapos although yun nga, may business muna din sa si, ano, sa Tacloban. Doon mo na kilala si yung mga ka-office mate mo. Doon mo na kilala ni ka-office mate. So Then. Nakilala ko sila tong during college. Yung mother ng unang anak ko. Nakilala ko siya sa high school pa lang. Tapos yung second naman, Pines Montessori, yes. Tapos yung sumunod naman, nakilala ko sa katabi siya nung unang restaurant ko, sa City Brew. Doon siya nag-work sa katabi noon. Okay. Tapos yung third, naging parang lower year sa akin sa, ano, sa nung college na, UC. Tapos yung partner ko ngayon, si Jen, anong tawag na nito? Magkaibigan sila nung ex-wife ko. Same year sila, same batch. Tapos pero super crush ko na siya noon eh. Tapos eventually nagkita lang kami ulit pagkahiwalay namin nung ex-wife ko. Tapos ayun na. Sabi ko nga, super dami namin opportunities to be together before, to be, yeah, you know, boyfriend, girlfriends. Pero sabi ko nga siguro pinipair lang tayo ng Diyos for each other. Kasi siguro kung noong time na yon nagdukuhan lang tayo or nag, alam mo yun, kung ano man na nangyari sa atin. But you know. Okay, but sure. Oo, so sabi ko siguro prepare lang tayo ng Diyos para sa, para ngayon, para kung anong meron natin ngayon. But yeah, so after that, going back sa ano natin, sa questions mo, during Nestle, kasi we used to work for about mga 2-3 days lang a week. So kinuha nila ako sa Camayan Beach Resort tsaka Ocean Adventure sa Subic. Subic naman. Okay.
Yes, I applied for ano for a chef de partie position. Ito yung parang sila yung kami yung mga ano yung mga kumaga kami yung mga sundalo sa kusina, no. Okay. Pero kinuha nila ako as executive chef na hindi pa ako ready to be an executive chef kasi that's ano pero that was that used to be my goal. You know, yes. To be an executive chef. So ba yan ang talagang ultimate ano maging executive chef? Yes, during that time that was my ultimate goal. Tapos so they took me as executive chef, pero syempre hindi ako ganun kagaling sa position na yon. So I had to learn so much things from my people. So talagang ako sumasalang pa rin ako. Medyo mahirap, but you know. Tapos I started getting sick because I was working, let's say, minsan pinakamahabang oras ko. I worked 43 hours straight and then 4 hours na pahinga, then another 27 hours. So talagang, oo, so talagang over-fatigued ako. Tapos ayun, so pinatigil na ako ng tatay ko. Sabi niya, tigilan mo na nga yan. Maghahanap ka na lang ng iba na hindi masyadong mabigat kahit sumaba sahod. So ayun, apply ako. While still working for Nestle Philippines. Nung assign ako sa Subic, nagpa-reassign din ako Central Luzon ang pinahawak sa akin para alam mo 'yun, makapag-cooking demos pa rin ako during my time during my free time. Okay. Oh, tapos after that, kuya, I went to Gourmet Farms Incorporated. Gourmet Farms is in Tagaytay. Tagaytay naman. Oh, isa sa mga sikat na restaurant yan. From Central, South Luzon, gano'n yan. Yes, South Luzon naman. Kasi under Nestle pa rin ako nun. So, and that's when, a year into being the executive chef of Gourmet, that's when I decided to open Hernan's Kitchen in Tagaytay. Paano nag-start ang Hernan's Kitchen sa Tagaytay? Oo. So sabi ko, sige, Hernan's Kitchen, inopen namin. Pero it wasn't making money. Alam mo yan, minsan, abunado pa kami. Wala kaming, may araw, 200 pesos lang sales namin. Katabi namin si Gourmet eh. No, tapos, and I also had to leave Gourmet kasi conflict of interest. Yes. So, ayun. So sabi ko, it's not working anymore. So we had to close that down and go back to Baguio. Habi ko, doon na lang magnegosyo. So, ayun. Pagbalik namin ng Baguio, we opened Route 55. Yun na yan. Yes. 2012. Tapos initially, it was supposed to be a family-oriented restaurant, but eventually, naging bar na siya. After a while. Bar and resto. Bar and resto. So, pero kuya, I don't drink. Ha? I'm allergic to alcohol. I don't drink. Ever since? Ever since, yes. Ever since. Okay. Yun. So, pagkatapos nun, kuya, so Route 55, nandyan siya. Tapos, after a while, nag-open ako Subwitch Factory sa Manila. So, parang pagkakamayan so, doon sa ano, yung binigay na business ng lolo mo kilawa sa parents mo, yung sandwich business na. Yes, Adrian Sandwich Factory 'yon. Sabi ng dad ko, binabuksan mo ulit 'yon, sayang 'yon. So nung re-register ko siya, hindi pala napaklose ng dad ko 'yon sa BAR. So nag-accumulate siya ng napakadaming taxes, back taxes na sabi ko it will be very hard for us to reopen the business. Yeah. Oo, sabi niya, di isip tayo ng iba, sabi niya. Eh ayoko naman ilagay din yung pangalan ko dun sa restaurant kasi parang alam mo yun, pagka pumalpak yung pagkain, mamaya si Adrian nun, di masarap magluto si Adrian, kilala na agad nila ako, parang ganun. So, sabi ko hindi. So, masyadong malakas ang benta ng ano, yung mga nag-open ako ng una, naglabas ako ng unang mga subs ko, yung mga ano, yung kunyari, yung roast beef, pulled pork, saka yung cornflake crusted dory ko sa Route 55, ang lakas ng benta namin doon. So sabi ko, siguro yun na lang ilagay natin. And let's build around it, magdagdag tayo ng ibang flavors, kesyo-kesyo. Parang so, special ayun, so, restaurant na siya, no? Yes, oo. So, we opened din nga, Subwitch Factory in Manila. And then after that I was still working for Nestle so hindi ko masyado natutukan yung mga yon so I had to go to ano
I had to go back to Baguio and ano, sa Route 55 nga. Tapos biglang, little by little, nagkakaroon ng problema. Road widening, hinati yung property namin, kesyo-kesyo. So I had to do renovations. Mm-hmm. Then eventually, I worked in Aureo Resort, La Union, as the executive chef as well. Tapos may na-develop din ako doon na ano na may na-develop din ako doon na anong tawag na nito, modern Filipino naman. So that's when I started doing modern Filipino. Mm-hmm. Tapos kaya binalik ko si Hernan's Kitchen. We opened Hernan's Kitchen here in Baguio. Although nung first may partner ako si Chef Den Abad. Okay, yung pangalan ng restaurant niya is Le Cucina Den. Si Totsen. Tapos nag-open kami ng ano ng yun nga, yung Modern Filipino. Tapos eventually nag-separate kami, he's opening his own now and kinontinue ko si Modern Filipino to tayo ginawa ko siyang Hernan's Kitchen na ulit. Yeah. So tapos we opened also Subway here in Baguio and then we came up with yung sa pastries naman namin because I have partners na ano na mga pastry chefs. So we opened Pastry Lab. Now, Route 55 is under construction and we might hopefully open that in a few more months. So apat ang restaurants mo dito. Ang Route 55, Hernan's Kitchen, Pastry Labs, at yung Subwich Factory. Yes. Lahat yan dyan sa Ligarda. For now, yes. Pero under renovation si Route 55. Ano yan, sorry? Under renovation si Route 55. It's under renovation si Route 55 and we're also ano planning to open Subwich in SM and mga food trucks. Alam mo ba, Sir Adrian, hirap na ako. Bakit? Gutom na ako kanina ka pa. Ayun, so puro pagkain na binabanggit mo eh. Sige, mamaya I'll give you some more time na i-promote natin yung Culinarista yung apat na restaurant sa. Sige. Before we end the show kasi, meron kami ginagawa dito, word association. May ibibigay ako sa yung words or set of words, tapos pakiconnect mo sa buhay mo, kung relevant significance, parang ano, figuratively speaking ba? Parang message sure. Mo na rin sa mga viewers, okay? So, pero before tayo mag-word association, check lang natin mga pabati or baka may mga konti questions pa for you. Okay. Yung isa pala, pagkita ko lang yung isang friend namin, na taga-close namin, na nagsusupport niya sa Paossible, si Lenny Saturnino from Barcelona, Spain. Filipina siya. Meron siyang YouTube channel, Lenny Saturnino, tas Cooking Without Looking. Tanong ko kung bakit Cooking Without Looking. Bakit Cooking Without Looking ang title ng YouTube channel niya? Blind chefs? Yes. Blind siya. Actually, siya lang. Siya, wala siyang kasamang ibang blind doon. Pero ang galing magluto, ang galing nagtuturo siya magluto doon sa YouTube niya, Cooking Without Cooking. Si Lenny Saturnino. Minsan, maging guest ka rin niya sa, ano, sa YouTube channel naman niya. Sure, no problem. Ano siya, para na namin siyang lola. Oh, okay. Joke lang, magagalit yan. Aming nanay nanayan sa YouTube world. Napakabait ng siya. Pakilala kita kay Senorita Lenny Saturnino ng Barcelona, Spain. Okay. So, sige, Sir Ed, meron ba tayong mga pabate or questions para kay Sir Adrian bago tayo mag-word association? Kay Ate Criselda, ano daw pinaka-sensitive na aspect ng isang restaurant business? Sorry, ulit. Ano daw yung pinaka-sensitive na aspect pagka nagkaroon ka ng isang restaurant business? Siyempre kung minsan kasi, I would say, financially, you have to be financially stable and kailangan dapat talagang nakatutok ka sa business side of
at the restaurant, no? Kasi kung minsan, yung mga, ako, yung naging problema ko before was, nakatutok ako masyado dun sa food. Pero, pero yun naman talaga kasi ang heart and soul ng restaurant, no, yung food. So, kapag yes. yung pagdating sa pagkain, you have to have the, yung quality talaga, dapat pare-pareho all the time. Pero, mag-suffer. Oo, pero kung minsan kasi, kapag nag-focus ka masyado dun, pwedeng mag-sacrifice masyadong mag-sacrifice naman yung the business side of it, no. Pero yeah, you just have to balance the business side of the restaurant and the quality of the food that you ano na dinalabas mo. Yeah. So yun natin kasi kailangan ano balance, yung wag ka lang mag-focus sa isang aspect, di ba? Mm-hmm. Correct, correct. Lalo na kung business yung ginagawa mo. So sige Sir Ed, yun daw, anong comment mo, Sir Adrian, na during COVID times, ang talaga nag-survive ay ang mga business, food business? Galing kanina, Sir, galing kay Sir kanina, kay Ma'am Criselda din? Yung question? Okay, Ate Criselda. Anong comment mo daw doon na ang nag-survive lang talaga ang food business during the COVID times, COVID crisis? Actually, ano, you just have to, ano, to cope up with, you know, whatever disaster that will come. Anong tawag nito? Siyempre, maraming hindi nakapag ano nakapag cope up during the pandemic, pero marami din naman na survived during the pandemic, no, especially yung mga kami, yung partner ko nga dati napagaling ng diskarte niya, ginawa niya talagang gumawa siya ng mga bilao. Yeah. Kaya kami naging partner kasi pina-develop niya sa akin yung mga bilao kasi medyo nagkulang na siya ng idea, so nagpartner kami to create more ideas sa mga bilao, no? So we came up with mga Japanese bilao, na iba-ibang Japanese food dun sa isang bilao, Korean, yes. Chinese, yung mga ganun ba. So you just have to, you know, really cope innovate. Up with innovate and talagang diskarte lang. Although yun nga, I feel for the other businesses na talagang nahirapan kasi talagang minsan lalo na yung mga nagsisimula pa lang during that time, tapos biglang pinasok na sila ng COVID na nagbabayad pa ng mga utang, na talagang marami talagang tinamaan, but marami ring opportunities na na lumabas during that time. And ako, me and Jen, we were locked down in Tacloban for 3 months from March to May. Tawag ito, we survived by, you know, cooking for the frontliners. Medyo matagal na magbayad dahil gobyerno yon, but still. Tawag ito, opportunity pa rin yun. Oh, tsaka nakapagpasahod pa rin ng mga employees. So yun yung importante. You just have to be creative and innovative. Yes, sige. Sir Ed, last na. Batiin na lang natin kung sino yung mga viewers pa dyan. Nagot ka daw, Sir Adrian, kay Senorita Leni, sabi niya. si Kuya Pao yun, si Kuya Pao. Thank you, Senorita. Sige. So yun, punta tayo sa ano, word association natin, Sir Adrian. Naglaro tayo, hindi na basketball, hindi na kaya ng tuhod ko. Sige, go. First word, Sir Adrian, pagka narinig mo ang salitang alat, ano ang naiisip mo? Anong alat? Alat, A-L-A-T. Maalat. Alat. Salty, yes. Sa buhay mo, anong mga dinaanan mo na maalat na pwede mong sabi na alat? Parang message mo pag narinig ang alat. Well, napakadami, no? Pagka sinabi mong alat, minsan maraming beses akong inalat sa negosyo. Yeah. Pero kung minsan, yung asin din ang bumuhay sa akin sa negosyo ko dahil yun ang nagpapasarap ng mga sa pagkain. So kung minsan, kahit na anong alat na pinagdaanan mo sa buhay, pwede mo rin namang baguhin ba? Or flip yung alat na yun into something positive. Tama, di ba, Sir Adrian, ang asin ang ginagamit para mag-preserve? Yes. Oo naman. Sa preservation, di ba? Yung alat, pwede rin maging positive. Negative, pero pwede mo ma-convert into positive. Correct. Yes. Oo. Correct. Second word, Sir Adrian, asim.
Asim yung kilikili ko. Joke lang. Wag lang. So, asim. Yan. So, yan. Kahit na anong pinagdaanan mo sa buhay mo, lagi kang ano, may asim pa rin. Sorry, yun na napapasok sa isip ko. maintain natin. May asim pa tayo. Diba? Kahit anong pagdaanan mo sa buhay, may asim ka pa rin. Wag lang amoy asim. Oh, wag na amoy asim. Yun. So, hindi mo masama magkaroon ng asim pa? Oo naman. Diba? Kailangan laging may asim pa rin tayo para hindi tayo pagsawaan ng ating mga misis. Yan. Siyempre, dapat ng mga misis natin. Yan. Sige, third word, last two words, pait. O, sigurado yan, pait. Pait. Parang alat din yan eh, di ba? Kahit anong pait na ano na pagdadaanan mo, kahit anong pait ng na binigay sa'yo, di ba? Kuminsan, ang pait nagbibigay rin ng sarap sa buhay yan, lalo na pag nalampasan mo. Di ba? Parang kapag nung bata ako, pinipilit ako ng tita ko kumain ng ampalaya, napakapait. So, pag nalunok mo na yung mapait na ampalaya, masaya ka eh. Oo. Tsaka ano, isi mo lang yung pait kasi may madudulot na mabuti sa'yan. Mismo, kaya nga, parang gano'n na rin yun. Pag nalunok mo na yung mapait na yun, di ba? Mapapakiti ka na dahil tapos na eh. Diba? Ilalabas mo na lang sa baba. Yan, sa kabila mo na ilalabas yun. Oh, sige, last word, Sir Adrian, tamis. Tamis, yan ang paborito ko, di ba? Kasi syempre, para sa akin, ang tamis, tamis ng buhay, sarap ng buhay, di ba? You give sweetness to your family, to your loved ones, di ba? So, para sa akin, tamis ang pinakamasarap sa buhay kasi after ng alat, ng asim, ng pait, di ba? You end up having tamis sa buhay. Galing. Tagumpay, di ba? Kampay para sa tagumpay. Tamis. On. Question. Para sa iyo, sa isang Adrian Tagumpay, executive chef, owner ng Culinarista Food Solutions Inc., sa dami ng pinagdaanan mo, sa buhay, sa relationship, sa business, anong ingredients or recipe for success ng isang Adrian Tagumpay? Well, number one, again, is perseverance. Okay, number one is perseverance. Ulit-ulit yan. Perseverance, hindi mawawala siyempre ang pamilya. Mm-hmm. Okay, number one talaga is God. Okay, without yes. God, wala lahat yan. Okay, number two is perseverance. Okay, tas number three, yun nga, family. Okay, without the support of my family and friends and loved ones, wala lahat. So, andun lahat yun. Dun lang lahat yun. Talagang dun lang umiikot lahat yun. So, God, family, perseverance. Yes. Brett. Sige. Sir Adrian, I'll give you this time to promote yung mga businesses sa Baguio. Tapos kung meron ka mga social accounts na kung saan nila pwede masundan, makita yung mga restaurants. Okay. Yeah, so we have Culinarista Food Solutions Incorporated. Culinarista Food Solutions Incorporated, why? Because we always find solutions for your anything that you need regarding food, we always find solutions for that. Okay, so under Culinarista, we have four concepts. We have Route 55, where we serve steaks, roast beefs, ribs and wings. Okay, tapos we also have Hernan's Kitchen, where we serve modern Filipino. We have Subwich Factory, where we serve subs and salads. We have Pastry Lab, syempre cakes and pastries. We also do caterings. Malakas kami actually sa caterings. We also do recipe development. We do consultancies for other restaurants for all mga restaurants na gusto magpa-develop. Mga negosyanteng gusto lang magnegosyo, walang idea sa restaurant or kunyari kahit na magagaling, kung minsan nakukulangan ka pa rin. That's where we come in. We help other people
to develop their restaurant businesses. Wow. Yun. So yun yung ano namin. So walang competition sa amin. We as much as possible we want tawag nito magkaroon ng napakadaming restaurants. Alam mo yun, sa Baguio para or all over the Philippines para matikman marami tayong mapasayang mga tao. 'Di ba? Walang competition sa amin. Sa amin talagang tulungan lang. Support. Dapat tulungan lang. So, let's support each other kasi pare-pareho naman tayo ng negosyo. Pare-pareho tayo nagsimula sa baba. Pare-pareho tayong, alam mo yun, we're all doing this for our families and for our, for the families of our staff. So, yun ang, ano, the more the merrier, no? The more restaurants we have in a certain community, the more people we help, the more jobs we create. Yun yung mindset namin. So, walang competition sa amin. Yan na ba magiging plataforma mo sa susunod na eleksyon? Hindi. Mayroon pa. Mas madrama pa dun. Sige, hindi tayo mananalo pag pag-usapan natin. Yan ha, narinig niyo ano, yung sinabi ni Sir Adrian Tagumpay ha, para sa uunlad ng ekonomiya ng bansang Pilipinas. Tama? Yan, yan, yan. Ayos mo, ayos mo. Parang kay Captain muna natakbuhan ko. Tungkol sa community, usap tayo. Pag-usapan natin, Sir Adrian. Kusapin kita tungkol sa ano, Baguio Family and Friends. Baka makatulong ka. Yes, of course. Of course. Kailangan kita sa grupo ng Baguio Family and Friends. Okay? Yes, kuya. No problem. Sir Adrian, before we let you go, alam mo, busy-busy ka. Baka may meeting ka na naman. Okay lang, pag-pray ka namin. The whole Paossible family. Sige. Thank you so much for this, kuya. Sa mga viewers, samahan nyo kami. Let's pray for Sir Adrian Tagumpay. Father, we come before you right now, Lord God. We thank you for Sir Adrian for his life, Lord God. Maraming po salamat, Lord, na tunay nga ano, itong January 25 ang itinakda niyong date para maging guest si Sir Adrian. Maraming po salamat sa inyong kabutihan for his life, Lord God, for continuously moving sa kanyang buhay, Lord God, sa mga trials, struggles, sa mga pains, hardships na dinaanan ni Sir Adrian sa buhay, Lord God. Tunay nga, Lord God, sabi ni Lord God na suffering comes before success, Lord God. Pain comes before prosperity, of Father God. Marami pong salamat, Lord God, na hindi niyo sa pinabayaan, Lord God, despite of sa lahat ng mga hindi maganda nga buhay sa kanya, na tunay niya binabalik niyo siya sa tamang flight path ng buhay niya. Continue to use him, bless him, protect him always, of Father God. Bless all his restaurants, all his businesses, Lord God, ang Hernan's Kitchen, ang Route 55, of Father God, ang Pastry Lab, ang Sandwich Factory. Pagpalain niyong Culinarista Food Solutions Inc. We pray for more clients to come. Napunoy niyo lagi everyday ng tao ang kanyang mga restaurants, ang kanyang mga businesses, Lord God, that they will truly lack nothing. Online, offline, Lord God, maging successful ang kanyang business. Pagpalain niyo po siya na marami pa siya matulungan mga staff, mga tao, Lord God. Bless his relationship, Lord God, with his partner, with Ma'am Jen. Bless all his children, O Father God, na lumaki sila, Lord, in your image and likeness, O Father God. Gamitin niyo si Sir Adrian na maging instrument sa marami pang tao, maging inspiration, motivation sa mga makakapanood dito at mga makakapanood pa ng episode na ito, Lord God. Continue to bless him, Lord God. Be with him always, Lord God. Remind him of your goodness, of your grace sa kanyang buhay. Keep him humble always, O Father God, na makita niya, Lord God, without you, he can do nothing, O Father God. Thank you, Father, for his life, Lord God. Pagpalain niyo po, Lord God, lahat ng pangarap niya na magkaroon ng maraming restaurants all over the Philippines, Lord God, na makatulong siya sa maraming naghahangad na magkaroon ng maraming restaurants pa, magkaroon ng businesses, O Father God. Thank you, Father, for his life, Lord God. We just surrender him to you that he may continue to persevere in whatever ways, in whatever endeavors na ginagawa niya. We just surrender Sir Adrian Tagumpay to you, his family, his businesses, his parents, his dad, ang kanyang mga kamag-anak, ko, Father God. Thank you, Father, for moving mightily in his life. Thank you, Father, Lord, for this episode. We love you. Glorify you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you so much. Thank you. Maraming salamat, Sir Adrian, for your time. Thank you. Yeah. Thank God you so much you. Then for inviting me and for being an inspiration to me also, Kuya. Thank you so much. Yes. Thank you so much. Thank you. God bless you. It's our great honor and privilege na pinagbigyan niyo kami. Thank you then, Kuya. Next time ulit. Next time ulit. Sure. Thank you. Thank you, Kuya. Thank you. Buhay ng isang executive chef, ang buhay ng isang negosyante, ang buhay ng umikot sa pagkain. Maraming salamat, Sir Adrian Tagumpay, sa inspirasyon, sa motivasyon na talagang tuloy nga magsikap lang tayo, mag-persevere
dadating at dadating ang success sa buhay natin. So, gaya ng napag-usapan namin kanina, ano bang ingredients for success? Sa kanya, God, family, perseverance. Sa akin, para sa akin, kung tatanin nyo, ano secret ng success? Number one, tatlong P lang yan. Parang Paolo, tatlong P. Number one, perseverance. Kagaya ng ginawa ni Sir Adrian, persevere. Huwag kang sumuko. Do not give up. Pagpatuloy mo. Kung itong bagay na ito hindi para sa'yo, huwag kang tumigil. Move on. Magsikap ka. Pagpatuloy mong buhay mo, huwag kang susuko. Persevere. Magsikap ka. Kagaya ko, nag-persevere ako para maging kami ng asawa ko. Kung ako, sa uno pa lang, parang hindi mo na ako pinapansin, ayoko na nga, huwag na. Hindi kami magiging mag-asawa. Hindi kami magiging kami. Kagaya ni Sister Adrian, kung tumigil na siya, sabi niya, hindi mo para sa akin ito. Wala tayong Route 55, wala tayong Sandwich Factory, wala tayong Hernan's Kitchen, wala tayong Peace with Love ngayon. Malamang, hindi rin naging sila ng misis niya ngayon. Di ba? So talaga mag-persevere ka. Pagsikapan mo, huwag kang mapagod. Bakit? Hinahanda ng Diyos ang puso mo for greater blessings. Piniprepare niya. Malay mo, ito na pala kaso tumigil ka. Paano mo ma-achieve ang success kung titigil ka ngayon pala? Second P after yung perseverance, second P, patience. Be patient. Huwag kang mainit. Ibibigay ng Diyos kung ano man ang dapat para sa'yo kung handa ka na. Kung yan binigay ng Diyos ngayon at hindi ka pa handa, in one snap of finger, mawawala rin sa'yo yan. Be patient. Law of gestation. Ibig sabihin ng gestation, may waiting period. Intayin mo yung success dumating para sa'yo. Habang iniintay mo, prepare. Para pag dumating opportunity ng buhay mo, handa ka na. Handa ka na para sa success sa pagpapalang ibibigay ng Diyos sa'yo. Lastly, persevere, be patient, and lastly, pray. Isuko mo lahat sa Diyos. Isurrender mo lahat kay Lord. Nag-persevere na ako. Natutunan ako mag-intay. This time, sinusurrender ko na sa'yo. Take over. Pray. Huwag mong kalimutan ng Diyos. Pag dumating ang success, hindi yan naging successful because of you. Binigyan ng Diyos yan para sa'yo. Again, ingredients for success for me, perseverance, patience, and pray. Do not forget God. So yun, again, maraming salamat sa lahat ng nanood ng episode natin today. Culinarista Kampay para sa Tagumpay with Sir Adrian Tagumpay. Maraming salamat. So again, I encourage everyone, kung nagarap kayo, nangangailang kayo ng mga inspirational speakers, motivational speakers for your schools, trainers for your schools, churches, companies, organizations, any events na kailangan nyo ng speakers, trainers, please check our page, Paolo Villar, contact us at 0927-1818-337. Again, contact us at 0927-1818-337 for appointments. Kung kailangan nyo ng speakers, trainers, mag-comment lang kayo sa Facebook page namin, Paolo Villar na Facebook page. Babasahin namin yan. Usap tayo. Pero kung wala naman kayong magandang sasabihin, alam nyo na, huwag na kayong mag-comment. Yun. Again, I'm Paolo Villar. You've been a great audience. Thank you to God, be all glory. Huwag nyo nang intay yung mabulag pa kayo para makita nyo ang nakita ko. Kita-kits ulit sa tayo next Monday, January 30, 2023 for another episode of I Am Paossible. First things first, I'ma say all the words inside my head. I Am Paossible is powered by Baguio Family and Friends Lions Club, One Loyalty Lending Corporation, UpforGrubs, GrabMart, Cooking Without Looking, The Pink Toolbox, and special mention to Sir Ralph Yambao.